Hi guys, kumusta kayong lahat? Ito na naman tayo guys. Magbibigay ako ng 4 na tips kung paano padamihin ang bulaklak ng mga bugumbilya. Kagaya ng mga bugumbilya ko. Oh, tignan nyo guys, daming mga bulaklak. Four tips guys ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Kung paano nyo gawing ganyan karami ang inyong mga bugumbilya. Bago tayo mag-umbisa guys, paki-subscribe naman ang ating channel at i-share. Mag-comment na rin kayo, i-comment nyo na rin kung may mga may makakalimutan akong sasabihin dito para malaman din nila. Paki-subscribe guys. Oh. Ayan. Dami niyang bulaklak. Simple lang 'tong sasabihin kong tips guys, apat lang. Simple lang at mura. At hindi kayo masyadong mahihirapan. Napaka-effective ito guys, yung ituturo ko sa inyo kung paano sila namulaklak ng ganito. Ito guys, oh, kailan lang to, kailan lang. Ang bilis ko siyang napabulaklak. Kasi noon, walang bulaklak ito, mga ito guys. Napabayaan ko sa katitinda ko, nagtitinda kasi ako noon ng nilagang mais at hindi ko sila nahaharap. Hindi ko, nung na-lockdown dito sa barangay namin, naghinto akong magtinda. At doon ko naharap pabulaklakin ang mga bugumbilya ko. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Ang unang tips guys ay yung lupa. Yung lupa. Kailangan magandang lupa at lalagyan nyo ng ipa. Haluan nyo ng ipa. Hindi purong lupa. Lagyan nyo siya ng ipa. Para kung didiligan nyo siya, hindi siya mag-stack yung tubig dun sa timba. Kunyari, ganito. Ito guys. Ito. Ito kasi, yan. Ito, tignan nyo. Hawakan ko na lang. Papakita ko sa inyo yung klase ng lupa na ito. May halong ipa. Hawakan ko na lang. Oh. Tingnan nyo. Hindi siya purong lupa. Kasi kung purong lupa, pag tumigas yun, tas diniligan nyo, mag-i-stack yung tubig. Hindi siya makakadaloy. Baka mamatay pa yung bugumbilya nyo. Yun guys, ang unang tips natin. At ang pangalawa ay, pagtitrim sa bugumbilya, mahalaga yon. Ito, sandali lang papakita ko. Kailangan mahalaga ang pagtitrim guys, kasi doon siya nag-uumpisang magbulaklak pag ano na, lalabas na yung ano niya, ano bang pangalan nun? Basta kailangan yung triman guys. Doon manggagaling yung bulaklak. Pag hindi nyo trinitriman kasi, tataas yung puno niya at lalago. Hindi siya mamumulaklak. Yan. Kailangan pag triman nyo siya, yung meron siyang ano, pag may makita kayong sobrang malago, alisin nyo na kaagad. Wala kasi ang makita at nag-trim na ako kasi tignan nyo guys, oh, papakita ko sa inyo. Ayan oh, mga trim yan, natriman yan. Oh. Putol yan. Mga putol yan guys. Putol lahat. Naputol. Yan. Tignan nyo dito. Tumubo yung sibol niya. O sibol pala ang pangalan yun. Sibol. Dito. Yan. Dami niyang sibol guys. O. Nag-umpisa. Ang dami niyang bulaklak. Pero yung ibang sanga. Nag-uumpisa na naman. Hindi pa nauubos yung bulaklak niya. Nag-uumpisa na naman sila. O.
Natiriman to, guys. Gagawan to ako ng video na ituturo kong paano mag-trim at kung ano yung dapat nyong tanggalin. Hindi kayo basta magtanggal kasi baka yung tinanggal nyo eh ano, doon na pala tutubo yung bulaklak niya. Sayang, sayang naman. Okay, guys. Yun na, guys, ang pangalawa nating, ang dalawa nating tips. At ito naman, guys, ang pangatlo. Ito, ingat-ingat lang kayo, guys, ah, dito sa pangatlo. Effective din ito, pero ingat-ingat lang. Ito, guys, may hinanda ako. Ang pangatlo nating tips ay fertilizer. Ito ay abono, abono. 3x14. Pagbibili kayo sa mga pamilihan ng mga abono, ang, basta sabihin nyo lang 3x14. Konti lang, guys. Ito kasi kalahati, di ba? Kalahati. Kalahating baso. Kalahati lang din ang ilalagay ko. Ayano, isang tabo. Isang tabo dito, may tubig pala. Isang tabo kalahati. Yan. Nilagay ko na yung kalahati, guys. Haluin ko lang. Yan. Haluin nyo lang mabuti, guys, ah, kasi ano to? Masyadong matapang tong fertilizer na ito. At ito, pag nahalo nyo na, ididilig lang natin. Pero wag dun sa mismong puno. Wag nyong ididikit sa puno. Bahala na yung tubig na pupunta. Kasi pag dinerecho nyo sa puno niya, baka meron pa kayong hindi na tunaw na abono, mag-i-stack dun. Matutunaw yung puno ng bugumbilya nyo. Kailangan tunawin yung mabuti. Tapos ganito o paglagay, guys. Dali lang tayo, ipapakita ko. Ako magawakla. Yan. Ito. Yan, kunyari, puno yan, no? Dito lang, dito lang. Dito lang sa gilid niya. Bahala na yung tubig na, ano, napupunta. Yan. Yung isang tabo, wag nyo rin ilagay sa iisang puno lang, guys. Ah, masyadong marami. Masyadong marami. Effective ito, pero ingat lang kayo, hindi pwedeng sobra. Yan. Okay. May ako nalilad. Ayun yung aking anak. Yung aking baby. At si mother, ayun. Marami rin silang halaman, guys. Mama. Ituturo ko, ano ko rin, pag nagtanim sila, ibibideo ko at ipapakita ko sa inyo para malaman nyo rin. Malamig yung kamay nilang magtanim. Mama, wala akong kalaro sa baba. Sila iya ay nasa taas ng tuktok ng bahay nila at tita Ninang Mercy. Ma. Saglit lang, anak. Ito na, guys, yung pang-apat. Huwag niyong kakalimutan, guys, kasi ito talaga ang ginagawa ko araw-araw. Yung pang-apat na tips natin. Ito na. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Saglit lang kukunin ko. Eto, eto naman. Yung pang-apat nating tips. At tapusin nyo ang video ito, guys, kasi meron akong idadagdag bukod sa apat na tips para magmukhang magandang tignan ang inyong mga bugumbilya. Eto na yung pang-apat na tips, guys. Yan. Ihi, guys. Ihi. Itong ihi, guys, okay lang kahit marami, hindi delikado. Kahit araw-araw, umaga, hapon, basta sa arinola kayo umihi, pwede. Pero sa atin kasi, hindi naman tayo umiihi sa arenola sa ano, araw, kaya sa gabi lang, kaya sa umaga lang magdidilig. Huwag niyong sosobrahan ng dilig, guys, ah. Kasi ang bugumbilya pag nasobrahan ng dilig, sobrang malago. Pag yan lumago, wala na, hindi na mamulaklak. Huwag niyong palaguin. Kusa lang siyang lalaki, pero hindi pwedeng malalaking dahon. O, pag nagdilig kayo, sa puno lang, huwag sa taas. Pag may ihi, ah, sa puno. Pero kung tubig, pwede, kahit saan dyan. Mama, kahit yung mga bulaklak, sige lang. Mama, pwede ako umakyat? Ma?
Tapos, didilig na natin, no? Ididilig. Dito tayo, dito natin didilig. Ay, wag na. Basta sinabi ko na, guys. Nasasabi na, ano, yung ihi, importante talaga ang ihi. Yun talaga ang ginagawa ko. Kaya ganyan, namulaklak yan ng ganyan. Yung fertilizer, guys, hindi ako naglalagay pag ganyan na karami ang bulaklak. Nilalagyan ko lang pag ganito. Tignan nyo, guys. Hindi kinaya ng ihi. Dahil minsan, hindi ko siya nalalagyan ng ihi kasi kulang. Marami sila. Isang, ano lang yun, isang arenola. Hindi niya kayang lagyan lahat. Eto, tignan nyo, guys. Nilagyan ko na. Yan, di ba? Wala. Kukunti pa ang ano niya, ang bulaklak niya. Pero nag-uumpisa na siya, guys. Nag-uumpisa na. Tignan nyo. O, di ba? O. Di ba? Ah, ito. Okay. Ito na, guys. Gawin na natin yung sinasabi kong extra tips. Ay, nalilikwanta tayo na? Extra tips tayo. Extra tips. Dito tayo sa extra tips naman. Dito. Hindi pwede anak ko mamaya. Wala akong kalaro. Oo, mamaya punta ka muna doon, mamaya maglaro tayo, ah. Ha? Hindi na si kinapunta ka na doon. Ito, guys, ito. Bugumbilya din diyan, yan, guys. Ito kasi ang dami niyang bulaklak, guys, kung makikita nyo. Dika mo dikit, ah. Dami niya. Kaya lang nakaano sila, kaya lang itataas natin para tumaas at magandang tignan. Lagyan nyo lang siya ng ganito, oh. Kahit na anong ilagay nyo, basta ganyan straight, diyan natin siya itatali. Yan. Yan, makikita nyo, guys. Kasi pag hindi nyo igaganyan, ang dami nga niyang bulaklak pero andun lang sa baba. Hindi siya napapansin. Kaya kailangan itaas nyo. Ayusin nyo yung magandang pagka pag ganyan. Para kung titignan, maganda. Tignan nyo, guys, ah, yung hindi siya nakataas, ah. Oh, andyan lang, oh. Oh, mapapansin, di ba? Hindi magandang tignan. Pero pag ito itinaas mo na ganyan, oh. Maganda siyang tignan. Kitang-kita yung mga bulaklak. Ang dami niya ng bulaklak pero hindi siya napapansin, guys. Hey, inya. Oh, yan. Sana, guys, may natutunan kayo dito sa video ko. Lahat ng sinabi ko rito, guys, gagawin nyo. At sigurado, mamumulaklak sila. Bye, guys. Salamat. Huwag niyong kalimutan, guys, mag-subscribe, i-share niyo na rin. Para kung may bago akong video, marami pa akong darating na video na magtuturo sa inyo kung paano maghalaman, magpabulaklak, magtanim. Gagawin namin lahat 'yun, guys, papakita namin sa inyo. Kaya mag-subscribe na kayo, guys.